Mapapawaw ka na lang sa mga nangyayari sa basketball career ni Kai Soto. Hindi kasi siya nauubusan ng mga blessings at talagang bumubulusok pataas ang kanyang basketball career. Sometimes, hindi lang sa laro sa loob ng basketball court natin makikita ang success ng isang player, especially kung merong injury. Makikita rin yan sa taas pa rin ng demand ni Kai Soto sa iba't ibang liga, including the NBA. At ito ang kaibahan sa katulad ni Kai Soto na napakalaki pa ng potential compared sa ibang players na sagad na ang laro at pati ang edad. Pero as far as Kai Soto is concerned, ay napakalayo pa niya sa kanyang full potential. At ito rin siguro ang dahilan kung bakit hindi pa kinuha si Kai Soto sa mga NBA teams. Dahil sinisiguro muna nila na makukuha talaga ni Kai Soto ang kanyang full potential. Wala pa kasing precedent na merong isang big man na homegrown Pinoy na nakapaglaro sa NBA. Kaya wait and see pa muna ang mga NBA teams. Well, kung Chinese pa siguro si Kai Soto, ay siguradong nasa NBA na siya at isang lottery pick. Well, ano nga ba ang kaibahan ni Kai Soto at Jochi ng China? In fact, sinabi na noon ng former agent ni Kai Soto na si Joel Bell, pagkatapos hindi na draft si Kai Soto, na mas magaling pa raw si Kai Soto kay Jochi. At napakalayo sa skills ni Kai Soto ang Chinese big man na nakapaglaro sa NBA. Kaya siguro masasabi rin nating isang biktima si Kai Soto sa kanyang pagiging Pinoy. But the best thing about it, I'm very proud si Kai Soto sa kanyang pagiging Pinoy. And he's seen always wearing Pilipinas jersey kahit saan pa siya magpunta. Dahil alam ni Kai Soto na ang kanyang pangarap na makapasok sa NBA is shared by Pinoy basketball fans, kaya araw-araw ay pasan sa balikat ni Kai Soto ang pangarap ng buong sambayanan. Pero Kai Soto feels no pressure at all. At sa napakaraming pagkakataon ay sinabi yan ni Kai Soto. In fact, ito ang nagbibigay sa kanya ng motivation to work even harder. Kahit masakit na ang likod ni Kai Soto, ay patuloy ang kanyang pagpupursige, hindi lang na makapasok siya sa NBA, kundi higit sa lahat ang makapagbigay ng inspirasyon, especially sa mga kabataang Pinoy na kaya natin na mangarap ng mataas. Kasing taas sa pangarap ni Kai Soto na makapasok sa NBA. We all know na hindi ito madali, pero alam ni Kai Soto na milyon-milyong Pilipino ang mapapasaya niya kapag makuha niya ang kanyang pangarap. At hindi niya iniinda ang pagod, paghihirap at mga bashers na walang ginagawa kundi tutukan ang mga weaknesses niya. Pero as a legit Kai Soto channel, ay hindi tayo dito nawawalan ng pag-asa. Kung hindi tumitigil si Kai Soto, wala tayong rason na maunang tumigil kay Kai Soto. And the path is very clear, and that is a very hard path. Hindi yan madaling tawirin, at dahil yan mas kailangan ni Kai Soto ang ating suporta. Kaya pwede sigurong gagamitin natin ang channel na ito na magkaisa tayo at ipakita natin ang ating full support kay Kai Soto hanggang sa dulo. All we have to do is to subscribe para sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Especially kung ikaw ay naniniwalang makapasok si Kai Soto sa NBA. Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rice Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Soto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Soto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Soto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Aga 1, palitan ng spotlight sina LBJ at Luka Doncic. Ang pagtutunggali ng Los Angeles Lakers at Dallas Mavericks. Yan ang ating balita ngayon. Pero bago yan, ay pakiclick muna ang subscribe button.
Salamat po. Sino kaya ang kakasa ni LeBron James at Luka Doncic? At Anthony Davis bumida sa ilalim at may padang pa. Pero agang nagka-problema dahil na foul trouble itong si AD. 2 fouls na sa first quarter pa lang. And no Kyrie Irving dahil injured ito. Pero meron namang Dante Exum. At Grant Williams, hinamon ang depensa ni LeBron James. Pero naipasok pa rin niya. Boom! Pasok! At bumelo pa ng 3-point shot. Pero itong si King James ay inalat at nawala ng kinang sa first quarter at walang naibuslo kahit isang basket. At Rui Hachimura, isang 3-pointer para sa Lakers. At ito, Luka Doncic for 2. Ito ang kanyang unang field goal. At nagiinit na itong si Luka na sinundan pa ng Tres sa gilid. At walang papalag kay Tim Hardaway Jr. for a fast break dunk. At may panapos pa na 3-pointer sa first quarter para sa Dallas Mavericks. Second quarter na. Bininyaga ni Austin Reeves ng 3-pointer ang quarter na ito. At dito na pumapasok ang tira ni LeBron James at may kasama pang foul. And Luka, nilaruan lang ang depensa ni LBJ at isang turnaround 3-pointers. Boom! Pasok! Ginulat dito ni Luka Doncic sina LBJ at AD na bumabantay sa kanya. At Luka, ngiwi. Nasiko ni AD ang bibig nito. At nakahirit pa. Naagaw ni Luka kay LeBron James ang bola at pasa niya kay Tim Hardaway Jr. sa open court. Kaya isang smooth dunk. Boom! Pasok! Pero natawagan ng technical itong si Hardaway dahil sa paghang niya sa ring. 71-61 halftime, lamang ng 10 points ang Dallas Mavericks. And LeBron James, ginulat ang mundo. May takeover mode. 10 points ang nakuha niya sa 6 minutes. 5 points na lang ang hinabol ng Lakers, 83-78. And LeBron James meron ng 20 points at si Luka Doncic ay meron ring 20 points. Gandang labanan ng dalawa. Luka Doncic to Derek Lively II. Alley-oop dunk. At back-to-back ni AD to end the third quarter. Kaya lamang lang dito ang Lakers ng 2 points, 95-93. Pero sumagot naman si Austin Reeves, and one. And Tim Hardaway Jr. gigil na gigil sa kanyang dunk. At may paangas pa itong si LBJ. Pinagalitan niya ang mga anak, este ang mga kakampi. At dinala sa tabla ang laro ni King James, 4-2. At dito, duelo sina Luka Doncic at LeBron James. Putukan ang magkabilang basket. At dalawang assist ni Luka kay Dante Exum. Wala talagang paaawat. Dikit pa rin ang laban. Pero sa huli, panalo ang home team Dallas Mavericks, 127-125. Talo ang Los Angeles Lakers.